Unit 4, ang ating aralin ay paggamit ng araw, pagsasabi at pagsulat ng oras. Para sa ating pamasilang gawain, mayroon tayong isang suliranin. Papasok si Pamela sa paaralan, isang oras mula ngayon. Kung ngayon ay ika-6 ng umaga, anong oras siya papasok sa paaralan? Paglutas 1, ang oras ngayon ay ika-6 ng umaga. Papasok si Pamela sa paaralan isang oras mula ngayon. Kaya dadagdagan ng isang oras ang 6. Kaya, 7 na umaga papasok si Pamela sa paaralan. Narito ang orasan. Ngayon ay ika-6 ng umaga. Papasok siya mula ngayon ng isang oras. Kung kaya, siya ay papasok ng 7 ng umaga. Paglutas 2, ayon sa orasan, 7 ang sunod sa 6. Kaya, papasok si Pamela sa 7 ng umaga. Malulutas din ito ayon sa pag-ikot ng kamay ng orasan. Ilagay ang kamay ng orasan sa 6 o 6. Iikutin ang minutong kamay ng orasan hanggang sa makabalik sa 12. Nangangahulugan ito na isang oras na ang nakaraan mula 6. Kaya, sa 7 ng umaga, papasok si Pamela sa paaralan. Siya ay papasok sa 7 ng umaga. Ating tandaan, may 3 kamay ang orasan. Ang iba naman ay 2 lamang. Sa orasang ito ay 3 ang ating ipinakikita. Ang maliit na kamay o mesing kamay ay ang tinatawag nating oras. Ang mahabang kamay naman ay ang minuto. At ang isa pang mapayat ang kamay, kung nagsimulang umikot ang minutong kamay mula 12 at balik uli sa 12, isang oras na ang nakalipas. Siguraduhin na ang minuto ay nakaturo sa 12. Halimbawa, ang oras na ipinakikita sa larawan ay 9 ng umaga. Sa pagsasabi ng oras, basahin ang bilang kung saan nakaturo ang kamay ng orasan. Siguraduhin na ang minuto ay nakaturo sa 12. Ang ipinakikita ito ay 9. Maaaring 9 ng umaga o 9 ng gabi. Pansinin ang orasan. Pinakikita nito ang 9 o'clock. Dahil ang maigsing kamay ay nasa 9 at ang mahabang kamay ay nasa 12. Bilangin natin ang guhit na ito. Ito ay ang minuto. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin yan ay 5 minutes. Bilang tayo ng by 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, o'clock. Hindi natin sasabihin ng 60, kundi o'clock o 20. Ulitin natin. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, o'clock. Isulat ang pinakikita ng oras.
iba pang pagsasanay, isulat ang wastong oras na ipinakikita. Iguhit naman ngayon ang mga kamay ng orasan upang ipakita ang oras. 7 o'clock. 11 o'clock. 4 o'clock. 12 o'clock. 8 o'clock. 9 o'clock. Pagsasanay isa. Iugnay sa pamamagitan ng linya ang oras na ipinakikita ng mga orasan sa unang hanay. Sa mga oras na nasa ikalawang hanay, isulat sa papel ang iyong sagot. Pagsasanay dalawa, isulat ang oras na ipinakikita ng bawat orasan. Isulat sa papel ang inyong sagot. Sa inyong gawaing bahay, iguhit ang mga kamay ng orasan upang ipakita ang oras. Kumakain siya ng tanghalian tuwing ika-12 ng tanghali. Kumakain siya ng kanyang merienda tuwing 3:45 ng hapon. Umuwi siya sa bahay tuwing 5 ng hapon. Salamat sa inyong pakikinig mga bata! Hanggang sa muli, paalam! The borrowed materials like songs, stories, poems, photos, brand names, trademarks, videos, and others used in this material for educational purposes are owned by their respective copyright holders. Credit goes to their original owners. The author does not represent nor claim any ownership over them.